Eto na nga po, magandang laban to. Di tulad ng kabila. Let's do this. Si Bone7, dating kakampi ni Eternal Envy, Scandal pati Artes versus dati na mga Mineski si Mag together with dating Navi si Ditiara, dating Fnatic Excalibur, and then yung dating Power Ranger si J4 and yung Milan. Eto mas kilala ko itong mga to. Mga drinking buddies ko to nung college eh. Kaya mas kilala ko to, ha? Mas maganda na itong ganyan, mga sir. Nainis agad si Elo eh. Ano ko, yari yata ako rito, ha? Op. Excalibur. Yan, tama ka dyan. Paring Buen. Let's do this. Doon na lang sa kabila. May BP game yun. Ay, sige. Doon na lang tayo sa kabila. Ano? Doon na sa kabila? Kabila na lang? Mid game na yun eh. Tara, tara. Doon na lang tayo sa kabila. Doon na sa kabila. Sa kabila na lang tayo. Sa kabila na lang. Dito na lang. Mas maganda to. Paparin kayo mga law student na panay pa din ng Dota, yun. Ayan, dito tayo sa ano. Eto si Elo, di mapakali. Nahingin ko dito si Elo eh. Kung papalaroin ka sa EG, maglalaro ka ba? Maglalaro ako. Siyempre, pangarap ko yun eh. Kaya naman oh. Hindi, sorry ko yun. Pero hate ko rin yung sarili ko. Eto na, let's do this. On the side of etong backpacks, Bone7, Sun King, Booth Neon na Bane, Scandal, Outworld, Devourer, Artes on Lifestealer, tapos si Rod on his Darkseer. Kabila naman, J4, Rubik, Ditiara, Lone Druid, Excalibur, Pugna, Mag, Tidehunter, Milan, Nightstalker. Alam mo, medyo madaya tong laro na to eh. Kasi I think, more than 3 players na nandito sa laro na to, CIS, si Mag, Ditiara, Artes. Teka lang, check ko ha. Meron akong reference dito eh. Okay? Ditiara, Russia. Mag, Ukraine. Tapos sa backpacks naman, Artes, Ukraine. Scandal, Russia. So, apat na players from CIS. So, they went the better path kasi medyo OG lang at saka Alliance ang big time sa European qualifier, while on the CIS andun yung Vega, andun yung Navi, nandun yung Empire, di ba? So mahirap nga naman. Napakahusay. Live po ba to, Kuya Nick? Yes sir, Gula Monster. Nababasa ko nga yung chat mo actually eh. Mid lane, Outworld Devourer versus Excalibur on this Pugna. Pinoprotektahan siya ni J4, yung dating ang Power Ranger. Hindi yung literal na Power Ranger ha, Power Ranger na team. Lifestealer naman ni Arts, nag-rotate on the bot lane. Ayaw niyang katapat etong Tidehunter. Bakit? Sino ba namang mili ang gusto katapat yung Tidehunter? E di in-anchor smash ka lang yan, di ba? Ba't nawala yung 5 anchors? Gusto mo ba doon na lang tayo? 5 anchors na lang tayo, gusto mo? Hindi, gusto ko dito. So, dinuwalay nila to. Sun King at saka Darkseer, pero nahuli yata natin yung Sun King. Isang hit na lang from Ditiara, pero may surge out coming from Darkseer. Well played. Kung may pagkakataon ba na magkasikong kasama nyo, depende yan. Medyo kasi, ayoko lang nung hihingi ng ulam kung kayo kailangan, di ba? Out tayo dun. Pero ito, may hinahabol sila. Barrow Strike para makuha yung Bounty Rune. Eto naman Darkseer top lane. Gustong humaras dito sa may Lone Druid. While mid lane, one-on-one with a Great One. Etong si Outworld Devourer versus Pogna. Na Excalibur, dating Fnatic member yan. Shoutouts nga pala. Wala ba tayong sa triplay dyan, Lo? Ayan lang nga po. Mid lane, eto na yung Pugna. Pero may Astral Imprisonment, so hindi siya na-lift doon. Well played on the side of Outworld Devourer. Scandal almost dying there.
And steady lang muna both lanes. Pero mamaya expect nyo na mga Darksteel tsaka yung Sand King on the top lane mga sir. Shoutouts nga pala kay Axel dyan. Pagupit ka na uy. So pinupull niya yung creep wave. Pero ang problema rito, meron din creep wave on the left side. Kaya dun nakuha yung isang wave. While on this big camp, dual big camp, eh wala, walang tatangke ng damage ng mga big camp. Mid lane. Pantayan laban 15 and 5 versus 14 and 6 dito. YouTube team and lagi nanonood pag midnight cast ng Wombo. Uy, napakahusay. Sir Nick, sagutin mo ako para may isang set pa kami dito. Uy, taglit lang pa rin na first blood. Sumobra etong Tidehunter. Pero eto, hinahabol din si Scandal on Outworld Devourer. May pandepensang Bane. So, basic na basic lang yan. Huwag lang mainis, ha? Saros nga pala kay General na madaling mainis. Lifestealer naman. Eto, bot lane. Free farm si Artes. Dati malakas to sila, eh. Ang magkakampi dati, Afu Ninja, FNG, Artes. Tapos meron silang offlane tsaka magaling din na 4. Power Ranger sila. Oop! Defensive slip pero tumama pa rin yung Nether Blast nung Pugna. Igakas mo din ba yung DAC na qualifier? Ano ba itong kinakas ko? Di ba DAC na to? Nanginis ka. De, biro lang. Shoutouts kay Ariana, 0830. Ano masarap kainin ka? Ito namang Darkseer. Nagfa-farm using his Iron Shell. Basic na basic lang yan. While si Mag, ito yung magandang lane para sa kanya. Yung the Lifestealer. Anchor Smash will do it. Seryoso yan. Night Stalker naman ni Milan. Already with the first night time. Naglurk around on the mid lane. Outworld Devourer will be the target, will be zooming out. And eto na, ang parating na panganib. Meron din sa top lane, Sand King at saka Bane. Inaambahan naman yung lone druid dito, hindi pa natatimingan. Pero eto na yung sleep, surge, and then may savage roar! Yun lang, and now alam nila wala nang support dito. Delikado ang kuya mo, nakalubog ka man. Eto pa rin, yung backup may lift pa. Oh no! Not a power lifter ang kuya mo, Rubik. So si Bufni, eto na huli. Hindi tumama yung Nether Blast. And mabubuhay ba? Hindi na siya nakapag brains up. And namatay doon yung Bane Elemental. 1-1 yung score natin. Naging awkward initiation yung top lane kasi merong Savage Roar yung low druid doon. Yun lang. Bot lane naman. Etong si Artes ng Backpacks Gaming. Eh, tuloy-tuloy lang. Free farm na free farm siya dyan. Hop, mid lane. May nangyayari bang kaguluhan? Let's see. Push-push lang pala rito. Double damage ready if ever needed. Shoutout nga pala kay Ish dyan. Na maganda later for the NA qualifier. Represent. Pati kay Elo na late nag-promote. Lifestealer, eto pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Ah, si B-Cop. Eto pala yung, yung pumunta dito sa may Galaxy Battles. Yung Balbasarado. Night Stalker, lurking around ulit. May Hunter of the Night yan. Kasi andito si Eric. And nakita niya naman po yan. Lax Perus, magpa-PUBG na. So, net worth wise, leading yung Pogna, followed by Lifestealer ni Arts, and then yung Lone Druid. Pero mag-a-accelerate yung Lone Druid dyan kasi yung kanyang Midas, eh, malayo pa. Eto naman si Outworld Devourer. You should have known. Magic 1 pa lang at the moment. Hoy, sa likod bang gagaling, pero may backup na Pogna, na-lift yung Sand King. Pero nakapag-paro strike pa rin. Will they go for this one? Brains up, pero still hindi enough in damage. Here comes Night Stalker from the right side.
And si Midwan ang hinabol. Midwan tuloy. Bone 7 ang hinabol. Sand King. Sila dapat yung mag-initiate doon. Pero merong pamboset. Itong Backpacks Gaming. Ito yung mga dating ano eh, mga kailangan invest ng before eh. Pero ang problema, hindi sila nabigyan ng big break. Diba? Sila J4, sila Milan, sila sa Sharkcap. Pero ito paro strike and then the open wounds. TP out, basic lang kay Milan. Experience counting in para kay Nightstalker, not allowing himself to be bothered by that blink initiation baro strike initiation ng Sand King. Oy, may lift. And now, here comes Milan. May crippling fear ba? Yes, it is. Pero makakahabol pa sila. Meron bang enough damage? They won't continue. Ayun, ang kulang nila yung damage. Kuya Nick, shoutout naman po kay Jun Diel Aquino na kasing lakas ni Popo ng Happy Feet. Yun, speaking of Happy Feet, bago na yung lineup nila. Si Popo ng, may lift. Ayan na yung barrow strike. Wak-wak yung poke na. Nabigyan on the mid lane. Si Popo, dating Alpha Gaming yan, ha? Mga batikan ng amateur tournament dyan. Una ko sila nakita nung New Bloods ng Galaxy Battles. So, shrine muna. Itong dalawang to. Ito actually, isang linggo ko itong inabangan ng laro to, actually. Pero yan na. Tidehunter na barrow strike. And then, yung damage on the way. Another scandal kill. Para dito kay Backpack Gaming. 1 week kong inabangan to, mga sir. Kumbaga, kung merong El Clasico, ito El Fanatico. Naging El Fanatico ako ng laro to, mga sir. Wala silang search dyan, ha? Pero may lubog. Hindi nga lang umabot, mga sir. Pa-shoutout from Doha, Qatar. Napapansin na bati ko kasi dami mo ng viewers. Huwag lang maoy. Ayun, si Crimson na 1830, taga Qatar. Loyal viewer din natin yan. Uy, nag-Midas yung live stealer ni Artes. Kaya naalala ko to sila Artes. Tsaka yung Power Ranger pa yun. Ay, the Hellraiser. Kasi meron silang format. Red Bull Tournament yata yun. Meron silang format na ubusan ng buhay. One of the unique format. Naalala mo yun? Sila yun. Kasama yung Evil Geniuses din doon. Kaya naalala ko sila. So simula nun, inabangan ko na ulit kung kailan lalaro tong team na to. Siguro 2 years na yata ako nag-aantay para sa mga player na to. So, ayan na nga po. Si Arts. Arts. Si Excalibur naman mid lane. Now performing well on the European region. Pero walang sinabi kay Abed. Sabi niya... Eto na nga po. Ano ulam nyo kanina? Tinok lang Nokma. Tinok lang Konam. Si Rad naman. Eto. Meron ng Hood of... Hindi. Helm of the Dominator. Ha? Parang ubusan ng buhay. Search nyo yung tournament na yun. Sobrang cool ng tournament na yun, mga sir. Pwede nyo pagkaisahan yung team. Kalabanan nyo ng kalabanan. Tapos pag tinatalo nyo, nauubos yung buhay nila. So, search nyo. Red Bull Tournament yan, Dota 2. Pero Tier 1 Tower topic, kinukuha na. Yung Lone Druid, pati yung Pog na andito, Nether Blast, pati yung, ano bang skill ng Berion? Demolish. Doing the push dito. Pero yung Surge, I mean, na Iron Shell, Shinichi Poi, etong si Spirit Bear na already with etong kanyang Hands of Midas. Pog na getting the Tier 1 Tower and now would like to defend on the mid lane against this Outworld Devourer. Oy, nahuli ro. Nag-rotate na si Arts. Mga sir, Infest was used with that one. Blink, I mean, Barrow Strike and then Infest Bomb. Yung naging combo ng ating duo na yon, okay? Tulad na si Tropang Orbs. Ayun, shoutouts kay Tropang Orbs na kanina pa nagkatrabaho din. Na nagpahinga na ngayon kasi bukas, tuloy-tuloy na ulit kami, ha? Pero eto, Live Stealer, Early Midas. Magle-late game ba to? That is going to be our question. Ang concept niya kasi dyan, kung mag-Midas yung bear, sasabayan ko. Sasabayan ko na sa farm. Hindi pwedeng mahuhuli ako sa farm kasi once na umalagwa yung farm ng bear, sobrang hirap ng pigilan given Outworld Devourer pa yung core namin.
So Outworld Devourer, ito hindi magamaydas, already with the 2 anal. And then Bracer ready for the Drums of Endurance. Ice Blue. Radiant structures are fortified. Ito. Nagkakabigayan. Mid lane, may slip. Pero mamapatay pa rin siya dyan nung low druid. And now sila hinahabol ngayon. Magpapasabog mga sir! Ayun na nga mga sir, nabigyan si Scandal. Diyos ko po. Epa! Oy! Konti lang pero ito. Defensive Astral, mamamatay pa rin. Ang kuya mo actually sa Astral Imprisonment was with Rubik. Naago pala yun. Sarap. Nabigyan doon yung Backpacks Gaming and Double Dimension. Now looking forward to capitalize with their fast push advantage. Nether Blast Demolish on the way. Eto na yung Bear. And Radiance, paparating na rin. May 1.8k gold na. Etong si Lone Druid, kinikrip, skip the Tidehunter. While sa likod, with the push, it's Pugna and Lone Druid. Tier 2 tower kinukuha. The same na tier 2 tower din kinukuha. Dito ng Backpacks Gaming. Sabi ng Double Dimension, ah, okay. So that first build, Midas ka. That means yung early game to mid game mo, hindi ganun ka-ideal yung damage. Kaya what we'll do is we'll get early objectives habang wala ka pang item. Ayun yung sabi ng Double Dimension. Pinoy. May delivery pa kayo sa Canada for WXC shirt? Ay, ano? Sa tubig lang namin pinapadala. Pag sa Canada, sa tubig lang namin ang pinapadala yan, ha? Bahala ka na kung makukuha. Pero ito na, Fiend's Grip, yung Lone Druid. Yun ang control na hinahanap dito ng Backpacks Gaming. Big catch on the side of this Radiant squad. Top lane naman Mag, already back to farming, on its way to a 4 staff. Meron ding Ravage dyan if ever kakailanganin. So tier 1 tower down, tier 1 tower down, tier 2 tower down, tier 1 tower down. Dalawang outer tower na lang remaining on the side of Backpacks Gaming. 14 minutes into our ball game and I don't think na mag-i-stop dito any moment soon yung push ng Double Dimension. Dagon build on the side of Excalibur. Diyos ko po. Kuya Nick, stream, nakikibate sa NAFCO Qatar Room 15. Always watching Wombo X Combo. Ay, shoutout sa inyo. Maganda madaling araw from the Philippines. Pero dyan sa Qatar, I think around ano pala yan dyan. Mga alas G's. Ano kinakain mo eh? Wala ko makain dyan ah. Babe, may kanokani pa ba tayo dyan? Kana. Mga, pwede na ako sa tuna actually. Eto na nga, bot lane. Yung lifestealer ni Arts, nakita yata, nag-hunter of the night dito. Rana, naku. Tier 2 tower, mid lane ang target. Eto rin, Nether Blast. Daming work now lang, nakapag-OL. Kaina na from anytime soon, napakasarap. Pero eto, eh na yung Bane, pero merong sleep. Yung Nether Blast, chocho po yun lang. Etong tier 2 tower, pero Outworld Devourer na dyan. Pero Sun King na grip yung Night Stalker and they will not contest. Wala rin dito yung Lone Druid, nagfa-farm for his Radiance. 3.2k pa rin yung gold nila rito. Mababa pa yan. Sun King naman already with the Blink Dagger. 16 minutes into our ball game. Mabilis yan mga sir. 8:50 PM daw sa ano, Qatar. Ayos. Puro mga taga Middle East na nanonood ngayon ha. Qatar, Jeddah, Abu Dhabi. Ayos yan ha. Shoutout sa inyo dyan, mga sir. Eto naman si Mag. 4 staff ang target niya. Darkseer naman. Ang first eye. Ay, nagdagger agad after Dominator. So, aggression to. So, kung mag-push kayo, bibiglayin namin kayo ng counter initiation ng dalawang Blink Dagger. Eto namang si Outworld Devourer. Yan, kita niya, nag-drums. And then, didn't went for the Midas, but instead will go for the BKB already with the Ogre Axe. Tidehunter, kompleto naman yung kanyang 4 stop. So, now is the time to contest and use that Ravage habang wala pang BKB itong mga tropa natin sa Radiant Squad. Eto na nga, on the way na. Diyos ko po. Meron ba WXC shirt na family package for Daddy, Mommy, and Day? Meron, nag-post na kami ha. Meron sa baby, meron sa mommy, meron sa daddy.
Meron pa rin sa kapit. Actually. Meron, meron, Popsy. PM niya na si Armory. Pero yan, nakuha yung Pogue na kada may grip ginagamit nila. Buff ni the efficiency on this Bane. Well played. Pero ito, may nag-TP, mag-defend ng tier 1 tower. It's a lone druid. Pero meron pa silang pang lockdown sa Darkseer. Ayan na yung lift. May Savage Roar. Uy, defense! Stolen grip! Nakapag-stun with that bear. Pero ang problema niya, life already taken on the side of Darkseer. Diyos ko po. Graveyard Shift is real, Boss Nick. Eh, syempre, ganun talaga. It is what it is, ha? Basta may pagkain. Wala tayong pagkain niya, lo. Nangis ka ba? Sa tingin ko, maawa sa akin si Boss Nick dito, eh. Tingin ko, nililipin ako dito ng McDo, eh. Ayan, kita ko yung ganyan mga kamukha, yo. Nililipin ng McDo yan. Actually, huwag ko na sabihin sa stream, ha? Huwag ko na iparinig sa kanya. Ilibre ko siya kanina ng triple chocolate actually. So baka ilibre niya ako ng dalawang alaking ngayon. Kasi dati nang binibili namin ng dalawang alaking sa McDo. Eh. Basic na basic lang yan. Para kay Alo. Ilibre ko siya kanina ng triple chocolate. Huwag ko na rin parinig kay Alo yan. Ayan na lang. Huwag na, huwag na, huwag na. Huwag na. Mapa-orderin niya na si Joma. Ako sa tingin ko lang naman. Meron naman isang daan dito para kay Joma. So, bali ako lang ililibre niya, bali. Okay? Let's do this. Ito na nga po. Ha? Ano? Mamaya? Mamaya to, mamaya! Mamaya, okay na, okay na. Ha? Ito na nga po. Lone Druid. Merong Radiance dito sa may top lane. Yung Backpack Gaming, ano yan? May halo yan, European at saka CIS. Si Arts at saka si Ditjara, Ukrainian at saka Russian. Ha? Oy! Yan yung mga Blink Dagger. Yung Ravage, sumakto sa BKB ng Outworld Devourer. Pero hindi lumalaban. Dito yung Double Dimension. Naku, Outworld Devourer. Nakapag-sustain yung kabila. And now, they will continue. Pog na namatay. Mag to follow. 2-4-1. Pero lumalaban yung bear. And a Fins Grip. Pero Bofni will not survive. And the stolen grip na naman. 3 heroes dead. Nabigyan doon. Etong Backpack Gaming. Hindi si Arts Art to. Artes. Artes. Okay? Diyos ko po. Another stolen steal, Fins Grip para dito kay J4. Veterano na yan mga sir eh. Kumbaga si J4, ito yung Jules ng ano, ng CIS-Europe. Matagal na yan mga sir. And they will continue. Tier 2 tower, kinukuha na rito. Top lane naman. Yung Sand King, pupush ng Creep Wave. Grabe yung early Midas niya. Gamit na gamit ngayon. Life Stealer naman. Eh, may Midas din naman. On its way to Desolator. While yung kapila, yung Bear. May 2.1k gold na kagad. Pog din naman after the Dagon. Will go for the BKB. And then, eto lang. Kompleto lang Aether Lens niya. Yung kapila, BKB Drums. Para kay Outworld Devourer. So, yung fighting potential nila ngayon. Eto pala, kay Outworld Devourer. Eto, nag-confirm pa lang para sa kanyang mga damage item. Ayan na yung Surge. Pero wala silang makukuha dyan. Yung Bear nagfa-farm ng Creep Wave with the Radiance. Ayan yung ginagawa ng Bear. Anong item to? Ah, Solar Crest. Solar Crest para makapag-Roshan din if ever needed. Double damage. Nightstalker, Solar Crest din. Dalawang Solar Crest bali ang target nila. Tidehunter naman will have his Ravage in 15 seconds, mga sir. Hi po sa lahat na nanonood. Pa-shoutout Boss Nick from Malta, Europe. Andito na ang cancer ng sea sa Europe. From Alcarb. Uy, grabe ka naman pati dyan. Pero eto, let's see. Uy, may instant replay! Pero yan, nakita nyo naman yan. Sumakti yung Ravage, may BKB. Itong si Outworld Devourer. Pero ang problema, na-root siya yun ng Bear. Hindi siya nakagalaw. And then, nung paalis na siya,
eh, nandyan naman yung lift ng Rubik. Nag-expire na yung kanyang BKB. And from there, napasok man yung epicenter. Stolen na grip. Channeling kasi yung grip eh. So there's no way para hindi talaga ma-steal ng Rubik yan. Okay? Kahit naka-reach yung life stealer, no way to go with that grip. And that 3-4-2 was in favor of Double Dimension. And after nung instant replay natin na yun, eh, nakakuha nilang tier 2 tower sa may top lane. Last outer tower ng Backpacks Gaming. Tier 1 tower mid lane naman. I-de-deny rito ni Tidehunter. Nabosit pa yung Outworld Devourer. Oy! Pinasok nila yung Tidehunter pero may 4 stop out. Open wounds, hindi pa naabot mga sir. Ravage kinumit. Outworld Devourer tinamaan before his BKB. Kalungkutang palad. And eto, si Kuku Palad. Naroon pa rito yung Darkseer. Yung search niya, cooldown. May panghabol ba on the side of Double Dimension? I don't think so mga sir. Pero still, Roshan will be up for grabs already. Biruin mo, nadinayan ka na ng tier 1 tower. Pinatay ka pa. Hindi mo pa nagamit yung BKB mo. And ayan, Roshan, kinukuha na nga. 9 and 9. Pinakaba pa yung first 10 kills dito. While sa Anki naman ni Bone 7, eto umi-split push na Romanian na standout. Eh, nahihirapan yung kanyang team ngayon. And nakuha na nga etong Aegis. I think it will be given kay Lone Druid. Ay, pugna. Ayan, pugna nga. Kasi kahit i-focus yung Lone Druid dyan, medyo matagal na bakbakan eh. Kasi makunat eh. While yung pugna, marami nagago sa team fight pero sobrang squishy. So with the second life, it assures you another impact na pwede niya ibigay after ibigay sa kanya yung mga spells, di ba? Pero, eto, Ice Blood. Pugna with the BKB, Dagon, and then Aether Lens. And ayan, narinig nyo na nga yung Infest Bomb habang nagpa-level yung Rubik dito. May Blink Dagger, si Bone 7, pero J4. Oh, yun lang! And now, Infest Bomb na ibinaw kay Rubik. Night Stalker andito. Pero kaya ba niya yan? Malayo pa yung mga kampi niya. TP out pa yung Sand King. Kumahabol siya kay Arts. Pero walang kasama yung Night Stalker. Pove niyan dito. May defensive step yan. Papalag sila with the Pugna. On the left side. Nandyan din. Etong si Outworld Devourer. Merong defensive astral. Nether Blast committed. And both ni will fall. Humahabol pa sila rito. Kay Outworld Devourer. Hunter in the night dito. Ayan na nga. Nakita lang. Pero masyado malayo yung mga kampi niya. Nasa may likod. Ravage is already up in 15 seconds once again and they can once again engage. Talking about Double Dimension sa ating laro. Diyos ko po. Ayan na nga po. Bot lane. Ito naman top. Darkseer at saka si Arts. They will now continue bot lane. Ito na, Nether Blast. Habang may Aegis pa yung Pugna, habang may Ravage pa sila, habang wala pang BKB yung kabila, Outworld Devourer pa lang. Ayan ay Nether Wards. May defensive tip sa Bear. Pero still, magtutuloy-tuloy yan. Nether Blast. And then eto rin, Demolish by Bear. Defensive Astral Darkseer. Papasok with the Infest on him. Mag-i-infest vacuum ball ang kuya mo together with the Barrow's Tech Design. Defensive instinct na naman. Pero yung Nether Blast won't be stopping mga sir. And may Astral. Astral and Sleep. Ayan na! Pinasok na sila! Pero naka-decrepify and then Dagon. Nabawasan kagad yung Pugna. Run! Napa-out na kagad yung Lifestealer. Ito hinahabol niya pero may decrepify. Dito yung Pugna. And now Lifestealer. Deep Trouble. Merong Ravage. Ito si Tidehunter. Tumutuloy-tuloy lang sila pero nahihirapan ang kuya mo. Backpacks Gaming Epicenter na ipasok kay Pugna again. May Aegis yan. Naipitulo sa kanya yung lahat. Di pa namatay. And now BKB pop. Yung Range Rocks na huli na. And they will just continue. Ayan na nga yung demolish ng Bear. Astral na lang. Merong Barrow Strike pero lumalaban sila sa may Nether Wards. Eto na nagkabigayan pero naroon yung Pain. Pain will fall. No buyback. Sunod nyo na dyan. Etong Sand King. Wala rin buyback. Both rocks down. Ready pa yung Ravage. Awawaw. Awawaw. Stolen wall coming from Rubik. Nabigay rito. So wow. First objective of the game. 27 minutes.
into our ball game, double dimension dito. Pinapakita sa kanila na hindi sila one dimension. Double dimension sila, mga sir. And Dash Rhine, kinukuha na rin. Magandang madaling araw sa lahat na nanonood dyan. This is Kuya Nick from One Points Combo. Ang taong di marunong mabigay ng ulam. Okay? Don't me. Wag ako, iba na lang. And ayan na nga po. Uy! Kita mo naman yun! Oh! Kita mo naman yan. Nagaganyan naman sila dati pa? O ngayon lang? Nag-loan draw ito, hindi ba, di ba? Dati hindi nag-loan draw ito, di ba? Ah, okay. Ngayon lang nag-loan draw it. Medyo pocket strat ang kuya mo rito. Para makahabol dun sa mga team na ano, na nag-loan draw it strat din, di ba? Napaka-inam. Pero ito si Arch, Diyos ko po, ginugo yung loan draw it. Pero wala nang hihigit sa tunay. May ravage pa to. Pero kailangan niya mag-invest. Epicenter na pasok. And this is the time. Pero yung Ravage, bago baka mag-vacuum ball. Lifestealer already down. And Sanity Eclipse will be killing Lone Druid. Maybe this is the chance. Vacuum ball. Pero may lift. Decrepify is there. And then, defensive Astral. Lumalaban si Bone7 with the Sandstorm. Nether Blast. Nandyan yung grip. Bane buff ni with the kill. Pero ages pa lang yun. Lalaban pa ba? I don't think so. And they'll now bail out Aegis plus Lone Druid in exchange for Knifestealer. Pero hindi pa tayo tapos. May stolen grip ha. And a slip. Si Rubik. BKB may Excalibur with the Nether Wards. And then the Life Drain. Si Bofni na ipag-microwan. Minamicro sila. Yung Sun King nandiyan sa gilid kung kakailanganin. Wala siyang mana for the grip. Mga sir, J4, Vacuum, mamamatay, Excalibur, wala ng PKB, oh, the humanity, wala lang, libre ngayon lang, namatay doon, yung pugna ni Excalibur, and si Magno lang dito, yung inaabangan din, may Barrow Strength in 3 seconds, yung Scepter Sep, and then eto yung Echo Stomp, and then, yung Barrow Strike, kahit may Kraken Shell, still Tidehunter will fall. Full team wipe on the side of Backpacks Gaming showing life sa ating game number 1 DAC European Qualifier Lower Bracket Match. The loser goes home. Kahit na hindi ganun ka high priority na laro, eh kita mo naman yung aksyonan mga sir. Kahit na hindi priority yung laro na to, kita mo yung buhay na minsan na lang kami mag kakaroon ng opportunity na makapasok sa LAN event. So, kailangan, kahit na wala masyadong nagbibigay pansin, kailangan ibigay pa rin namin yung best namin. Kahit na maganda yung momentum ng double dimension, kailangan lumaban kami. So, ayun yung mindset ngayon ng Backpacks Gaming. Okay? So, Milan, meron ng gem. Next item is going to be the BKB team. Yara Bear naman will go for the Assault Kiras while Pogna Aghanim Scepter after his Blink Dagger. Oh, Nether Blast. Hindi na yata kinakailangan. And here comes Double Dimension coming from the Dire Jungle. Yule Scepter dito sa may Bear. Pero humahabol pa rin. Etong siya, Night Stalker. Pero masyadong malayo na ulit, mga sir. 31 minutes into our ball game. Yung offlane nila, Tidehunter, Heaven's Halberd, either for Lifestealer or Outworld Devourer. Magandang item pickup yan inside of Tidehunter. Yung Ravage naman, ayapasok niya naman with the 4 stab. So why rush for the Blink Dagger if you can do extra impact with this Heaven's Halberd, okay? The specific term for that one is disruptive impact. Madi-distract mo yung mga right-click dito. Eto, Desolator tsaka Armlet na. Eto naman, merong Hurricane Pike BKB, di ba? So, saktong-sakto dyan. Eto kanyang Heaven's Halberd. And now, they look forward to go top lane. Yung Roshan will be up in 45 seconds. So, any pick-off na mangyayari within the span of 30 seconds will be crucial for that Roshan, mga sir. Invest, andito na kagad. Blink,
tsaka Spirit Vessel on the side of Sun King. May defensive use din yan if ever kakailanganin. Magkakatansyahan yata sa top lane. Naspata ni Outworld Devourer. Pero may counter initiation na on the way yung Sun King. Eto na yung bear lumabas and makaka-atake. Savage Roar and then the Ravage. Wak-wak! Yung Sun King! Andito may defensive use Scepter pero namatay na yung kanilang Outworld Devourer. Auto buyback by two heroes. And napakagandang pick-off na yun. Pero bad thing is that may buyback yung kabila. Life Killer nagagalit dito. Mahalaga etong buyback na ito kasi Roshan ang nakataya dyan. Aegis and Cheese plus the momentum sa ating laro. This time, mahihirapan naman Double Dimension. Wala silang Ravage for 120 seconds. Outworld Devourer naman. Pag napatay niya itong Lone Druid, wala ring buyback to kasi kakabili niya lang ng Assault Kiras. So, eto. Ika-capitalize ba to ng Dockpox Gaming? Ayan na nga, on the way na sila sa Roshan. Just what is expected. Alam din naman yan ng Double Dimension kasi sobrang layo ng push ng Creep Wave on the Radiant Squad. So there's one way to go. Eto nga nga Roshan. Magkakasama na sila. The Bear, I think, will scout the Roshan. One half life. Can they sustain, mga sir? Can they contest? Parang hindi nila itutuloy na lang nila itong push. Sa may mid lane, tanggap nila na pag nakipag-clash tayo sa Roshan, lugi agad tayo kasi wala tayong Ravage. Pero pag kumisplit push tayo dyan, we can get another Rax in no time. Eto nga, tier 3 tower na kuha na. And now yung invest na kay Bane, mga sir, and they would like to get the Spirit Bear. Ang problema, masyadong tanky. Ayan na nga, may Astral. Naalaman ba sila rito? Wala silang Ravage. Eto na yung Bear. Makakapag-rat pa. Uy, Finin's Grip pa. 35, tatlo yung sandaan. Stolen Vacuum nandyan. Artes, anong ginawa mo? Namatay ka sa Stolen Vacuum, sir. Pati Radiance. And Aegis was popped. Jeez na kay Outworld Devourer. Diyos ko po. Nasa, wala yata sa plano yun, ha. Ayan na nga po. Pumapasma na po yung daliri ko kaya hindi na nare-read ng cellphone. Pero walang problema dyan. Walang problema dyan. Everything is well. Ah, may join totally green pala ngayon. Next item nung Lone Druid, BKB. Eto naman, Shiva's Guard na yung Tidehunter. Napakabilis. Diyos ko po. Kuya Nick, ang tagal ng ready mix concrete ko, kaya nod muna yun. Nagsisimento ka pa dyan, mukha kang simento. Pero ito, meron na Ravage. Ayan na, yung lockdown lang inaantay natin. Puyat yata yung nice, nagpapatay yun. Eh, yung sinabi ko nga, di ba? Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Wala namang kinumit na skill, vacuum lang, tsaka Radiance yun nandun eh. Ayun lang yung damage, tapos biglang nag-armlet toggle off. Tapos sumakto yung Radiance at the very last tick. Namatay siya, di ba? Hug na naman yung Aghanim Scepter niya. 1.2k gold na lang. And eto. Yung DD dati, kung sasabihin mo ito mga TIT, eto, hindi Double Dimension na mapasok sa isip mo. Yung DD dati, DD Dota yun. Sila ano yun, Go Black. Yung nanalo ng TI2, Eastern, hindi, Western Qualifiers. Sila Go Black yan. Kung sasabihin mo DD. Yung magandang logo pa ng DD, yung parang mata. Okay ba yun? Pero ngayon, iba na itong DD na to, Double Dimension na to. Mas pinaswag. Pero iba pa rin yung DD nila Go Black. Eto na nga po. Yung Shrine already down on the top side of the map. And they are now scouting. Talking about Night Stalker with the Gem of True Sight. Kitang-kita niya kung merong wards yung kalaban. Okay? BKB purchase by Lone Druid. Pero that means wala na siyang buyback. Anong evento ko yan? DAC pa rin. Dota Asia Championship. Katulad nung kinakasal sa mga Southeast Asia, yun din yun. Pero this time, European region to. Ayos ba yun? And, eto. Bug na. Aghanim Scepter. 100 gold short. Shoutouts nga pala kay Axel dyan. Yung Sir Mike, ha? Ready mo na bukas. Ah, hindi. Anong araw na ba ngayon? Anong araw na ngayon, Lo?
Thursday pa lang. Bukas pa lang. Bukas pa, bukas. Bukas pa. Pero ito magkakasalubong na Infest Bomb. Oy, nalim siya. Hindi ginagamit yung Ravage. Defensive use Scepter. And then the Vacuum Ball. Yung Outworld Devourer hindi nagpapakita. Diyos ko tayo. Any mga BKB. Yung Bear naka-BKB. And then yung Root kay Artis. Winanon-wanon mo yung Bear. Ano ka? Yung teacher ni Ipo. And eto si Scandal. Hinahabol ngayon. Meron pa silang Ravage. Nightstalker pala yung namamatay. They are now finding for someone to kill. Kung si Justin Bieber finding somebody to love. Eto naman, somebody to kill. And ayan na yung Ravage! Tumama rito and now yung target. Pero merong counter, epicenter, BKB. Hindi pa tapos ang laban. Mag, dudusa ka dito. Hinahabol si Mag. Pero hindi nila nakakuha yun. May search in yan. Eto naman, Astral Imprisonment. Set up. Sino to? Sino to? Oy, wala! Si Takamura pala yun. And at the end of that engagement, kita mo naman yan. Dalawa nag-buyback, Nightstalker tsaka Lifestealer. Pero what seems to be a working clash on the side of Double Dimension, not turned around pa. Ang gandang setup ng Blink Dagger, Barrow Strike, Epicenter mo, Bone 7, Idol. Napakahusay. Game 1 na daw to para sa DD, pero hindi mo pwedeng pagbawala, walang bahala. Ah. Yung ginagawa ngayon ng Backpacks Gaming, nilalaban nila to. Tandaan nyo, loser goes home sa series na to. Bibihira ka nila mabibigyan ng chance, eh huwag mo nang sayangin, di ba? And talking about chance, Backpacks Gaming went from the open qualifier. So it's not an everyday thing na mai-invite ka sa qualifier, mga sir. Nag-open qualifier po sila para lang makapunta sa posisyong to. Kaya inilalaban nila yan. Them together with four anchors and no captain. Ha? Four anchors, no captain. Paano under yung barko nun? Four anchors. Roshan will be up in 2 minutes. Matagal-tagal pa yan. Pero may smoke of the scene. Etong Backpacks Gaming. Pinapakita lang yung Outworld Devourer. Pero sa kabila, eto nga po. Wala silang Ravage dyan ha. Pero ilalaban nila to. Medyo sketchy on the side of a Double Dimension. Lone Druid naman. Next item is going to be the Aghanim Scepter. And speaking of which, may Aghanims na rin yung Pugna. Yung dago niya na yan, yung burst niya na yan, para sa Bane yan. Alam niya naman kasi na hindi makakapag-BKB any moment soon yan. Kaya kayang-kayang i-burst ng mabilis. Okay ba yun? Ayos ba yun? Ayan na. Nagkabigaya na. Diyos ko, si Scandal. Walang rabi dyan. Takuti mo lang kay Bessie. Pero merong Barrow Strike dito. Magdi-disengage. Etong Backpacks Gaming. So walang mangyayari. Nagkaroon lang sila ng ikutan. Kumbaga. Excalibur ba yung dating Fnatic? Yes, sir. Siya yan. And one rocks down pa lang sila sa may port lane. Yung mid lane naman, wala ng tier 3 tower. Actually, mainit din yung mga laban sa European eh. Sa tingin ko, if meron tayo kakalkulin na mga stock na regions, first should be the Chinese region, and then C, and then NA. Tapos after nun, CIS, Europe, and then South America. So, yun yung ano ba tawag ron? Chronological order ko ng mga stock na regions, ha? Dati kasi pagka dito, ang makikita mo dyan, mga Mouseports, OG, Alliance, di ba? Pero ngayon, mga hindi kilalang team na to. Given, this is a major, ha? This is a major. So, lumalaro dito, Kinguin, Final Tribe, Double Dimension, Penta Esports, di ba? So, relatively unknown, pero already experienced squad. Yun lang yun. We need to take note that on the Western scene, specifically Europe, CSGO and League of Legends are the most dominant games at the moment. Kaya yung mga esports organization are focusing more on that given yung audience nila are engaging more onto that specific game. Diba? Pero, let's see. Ang nangyayari sa mga European players, pinapirate sila sa ibang region. Pero ito, pinirate din si J4 sa may top lane. Pinirate pamatay. Nabigyan, 18-17.
Ano oras TNC bukas daw? Ha? Alas 5, alas 5 daw. Alas 5. Oy! Sobran. Laban tayo McDo dyan, idol. Idol! Ako ang mangingi ng ulam sa'yo, ha? Ba't Lego tawag mo sa akin? Pa! Pa at saka Lego yan, boy. Eto na nga po. Outworld Devourer. Kita ko yung stream mo kanina pa. 1,000 viewer mo, ha? Pamakdo ka naman. Eto, Outworld Devourer. Mga sir, kita mo naman si Kong kahit na hindi alam ang Dota, eh, nanonood dito. Wonderful kind of human being yan, master. Ah, ito. Si Tidehunter. Next item niya is Hex. Ayan. Naka-queue na sa kanyang item niya. So, naging banta pa rito. Itong Tidehunter. Diba? Hindi yung Pog na. Ito, merong burst potential to. Okay? 1K viewer agad. But ako, oo nga. Celebrate na natin niya. Pamakdo ka naman. Ganun siya kayaman. Ito nga po, si Excalibur. Nagpa-farm pa rin. Gusto rin ng Hex. Double Hex to. Given na ito pang BKB nung Outworld Devourer. Eh, asa may Outworld Devourer? Yan. 7 seconds na lang ang koya mo. So, dalawa na lang. Minimum na yan, mga sir. Palink ng stream ni Kong. Yung stream ni Kong is youtube.com/womboxcombo. Subscribe ka dun. Twitch.tv/TheKongTV, ha? Ayos ba yun? Eto na. Si Milan. Si Milan, si Axel ba yan? Uy, paano po yun ka dyan, Axel, ha? Pero eto. Kasama ka daw sa vlog ni Kong. Libre mo muna kami McDo, Axel. Pero uy, yung pero umi-scout lang. Ang sipag mo magka sa 2... Ganyan naman talaga ako rito, eh. Kumbaga. Eto yung bear, ginagaw nila. Arcane Orb is real. Pero eto, defensive decrepify. And tutuloy-tuloy sila dyan, mga sir. Ganyan talaga dito sa Wombo Combo. Actually, araw-araw ko nga itong ginagawa. Mag-i-stream lang ganitong oras. Bali, wala sa akin ng oras. Basta mahal mo ang ginagawa mo. Ngayon ang ano ko. Kapal ng mukha. Di lang kasi nagising na alas dos. Kaya bumawi ng alas dos din. Bayan mga haters, nanginis kayo rito, ha? Nanginis kayo rito. Uy, shout out to kay Trinil. Nanonood din ngayon. Mga gising pa sa madaling araw. Trinil. Trinil, ano ba magandang porn site ngayon? Eto, Diyos ko po, yung mid lane si Mag. Pero makunat-kunat yan. Alam nila hindi pwedeng ikunang basta-basta yan. Titiara yung dating Navi ko yan. Yes, sir. Him together with etong si Oy! Ayan na initiation! Pero din nila ginaw. Masyadong risky yan. Tidehunter yung nahuli nila sa likod. Hinahabol si Bofni. Diyos ko po. Pero yung pera, kailangan mag-ingat. Aghanim's na ba to? Aghanim's na nga! Anong region to, Kuya Nick? It is the European region, ha? Op! Si Scandal. Sabi nga ng famous philosopher, to be or not to be, that's the region. Okay? Ito po. Ano eh, madaling araw na eh. Sabo na tayo lahat dito. Nanginis kayo eh. Double damage, Aghanim Scepter, Diyos ko dahi. Ito. Makulit to eh. Ayan na. Uy, binalik niya na muna. Roshan na lang muna. Merong refresher shard. Diyos ko po. Yung Aghanim's po kay Lone Druid, kahit po hindi ka dikit yung main bear, makaka-attack na po, makaka-right click na yung Lone Druid bear. Pero eto na. Seryoso na po ito. Pumasok na with the Glimmer kay Vacuum into wall. Pero may Barrow Strike stolen si J4. Buhay na po siya. Pero pang Ghost Scepter. Astral Imprisonment. One on one with the Great One. Takamura Momoro. Hinahabol si Scandal. May Hex. And then eto, yung Ravage, tinamaan, Outworld Devourer goes down, Barrow Strike on 2-2, lumalaban si Arts, pero meron ditong Life Drain Sustain, buhay pa si Tetiara, oy, umistop ang kuya mo, eto na yung Decrepify, and then the Life Drain, naka-surge yung Life Stealer, Barrow Strike, no, Druid will fall, Life Stealer sa kabilang mamatay rin, and nagkakaumbagan, Tidehunter standing tall,
Meron pang Hex in 4 seconds. Pero here comes Scandal with the Outworld Devourer. Pero bailout na ang mga kuya mo. Diyos ko po. Magandang engagement. Lumaban pa. Lumaban. Si Papa. Get out. Nag-buyback na rin yung Bane para makapag-depensa on this bot lane. Mahirap na kasi. Pag dinepensa ng Outworld Devourer or Sand King to, automatic Aegis at saka na Pressure Shard para sa double dimension yan. No? Binabatay. Uy, may Aegis! I mean, na Hex! Nahuli yung Darkseer pero may 4 staff out coming from this Scandal Outworld Devourer. Diyos ko po. Talagang ayaw ipakita. Ayaw ibigay itong Roshan. Excalibur. Kailangan na mag-ingat sa burst niya, ha? Nag-buyback ang kuya mo. Bakit mo ginawa yun? Ba't ka nag-buyback? Ay, yung bear! Yung bear, kita nyo naman yan. Nanginis lang. BKB pa. Sige, pins grip mo para masarap. O, kita mo. And now, eto sa likod. Magkakabigayan. Nung pins grip niya yung bear, aato rin attention mo, ha? Dito ka naman sa akin sa likod. So now, it's either the base. Oy! Nakapag-blink out! Pero hinahabol pa rin siya dyan. Oy, may cheese! Outworld Devourer. Tuloy-tuloy yung back. Uy, walang backup ang kuya mo. Pero may BKB. Nag-sustain pa. Eto na yung laban. And then the vacuum walang wall. Yung top na defend nila. And it's going to be a chess match. 49 minutes yung laro natin. Napakagandang la. Eto yung sinasabi ko. Kaya gustong-gusto kong mag-cast ng Dota lagi ng madaling araw. Hindi. Bukas ulit. Hindi. Southeast Asia bukas. Dati sa'yo, kayo naman, hindi naman kayo mga biro. Eta nga po. Yung Outworld Devourer, hindi bulok. Mga sir, kita nyo naman yung nangyari, di ba? Pengi, ulam, chicken neck. Sino ba? Si Junibu yata yan, eh, no? And, ayan na nga po. Si Rad andito. Hindi magka-crash. Oh, go! Instant replay. Ayan na, pasok mo kagad. Brought to you by The Armory. Kita nyo naman yan. Ang ganda ng vacuum wall initiation. Pero namatay ka agad yung Darkseer right after. And gustong patayin yung Rubik. Ang problema, merong Ghost Scepter. And now, by the time na magkaroon sila dyan, na-hex na siya. Expired na yung BKB. And then yung Life Drain 9 dyan. Na-focus yung Outworld Devourer. Yung Baros na yung Sun King. Locking down 3 heroes. And then namatay dito si Ditya. Oh, hindi. Na-force tama pala siya dyan. Nag-ghost. Na-decrepify yata siya dyan. Decrepify. Pero ang problema niya, na-burst pa rin siya ng Sun King on the way. Eh no, Sun King Barrow Strike will kill him. And then yung Lifestealer naman naman on the other side. So that's a team fight na nangyari kanina. So to conclude, ang nangyari dun bale, nagdota sila, nagkabigayan lang. Napaka-generic eh no. Hindi, yung initiation maganda. Pero ito, saglit. May Ravage dyan ha. Initiation maganda. Pero yung follow-up 1-2 burst, kinulang. Kaya nag-stay pa ng matagal na buhay itong Lone Druid and yung book na. Okay? Ha? Eto na nga po. Si Milan. Naku, nahuli pa si Rad. Pero walang pang follow-up kaya di ini-initiatean. And then umalis yung Night Stalker dito. Nag-iwan na lang ng Observer Wards. Ex-Empire si Scandal. Yes, sir. Sabi ko nga sa inyo dati mga taga-CIS region itong mga to. Artes, Scandal, Ditiara, di ba? Diyos ko po. Yung SK daw magaling. Siyempre! Kasi ano yan eh? Bone 7 yan eh. Dati ka kapitero na LNB sa KIP yan mga sir. Clockwork Lord yan, pre. Dati Cloud 9 yan. Di ba nga, nung MLG, siya yung walang visa. Kaya, pinarito siya ni RTZ dun sa MLG na nag-champion yung KP. Yun. And, eto na nga po. Yung Roshan kinukuha. Hindi, out na muna. Bone 7 ang C9, di ba? Yes, sir, siya rin yun. Sila sila, di ba? Bone 7, Fata, Sing Sing, Eternal NB, Pailai Dai. Cloud9, yung maraming fanboy. The second Nabi. Pero ang problema, tumalong. Merong second lovable na Dota personality. It's Sing Sing, di ba? Dendi, tapos Sing Sing, and then Admiral Bulldog. Pero problema kasi, hindi na sila nag-competitive. Nag-stream na lang sila.
Pero ito, naku, mapapastrip na lang si Scandal dito. Ayan na. Uy, naglalaglag pa. Pero yung ravage pinitaw. Wak, wak! Yung Outworld Devourer. And wala na siyang buyback dito. Hinahabol pa si Rad. Sige, takbo mo. Pero eto rin Night Stalker. Yung base na lang ang target ni BKB in epicenter. And then the vacuum wall. Masakit yung damage. Pero objective, allows pake. Yung bear dito, Savage Roar is there. Yung top rocks already down. Night Stalker nag-buyback. Walang pakialam yung bear, mga sir. Kahit naka-infeeble, tuloy-tuloy ang ligaya. Lifestealer, kumukuha ng hero sa likod. Pero it's already mega creeps. Three heroes down. Titiara surviving. Meron bang Savage Roar pang iwas ng gank? Oy, may battle strike Glimmer Cake. Eto pa si Bufni. Open wounds. Titiara will fall. And yun lang. Nabigyan sila ron. Five heroes dead yun. Nag-buyback lang yung Night Stalker. Eto, umi-split push yung bear. Pero it's already clean Divisoria para dito sa Backpacks Gaming. Nag-divine pa. Sino yun? Lifestealer. Ayan. Eto na yung Hail Mary ng Backpacks Gaming. Go straight na yan. Go straight na yan. Walang buyback. Ay, naku! Walang buyback for 2 minutes. Wala pong buyback for 2 minutes. Etong Lone Druid. And 75 seconds pa siya mabubuhay dito. Darkseer naman bot lane. Binabalance yung creep wave. Para walang mag-aambang panganib sa kanilang Ancient. Kahit naka mega creep sila. Tier 3 tower. Eto na. Yung Divine is doing it. 45 has been pop. 5 seconds. Allotted time. Buying time ang kuya mo. Pero yung mega creeps, nasasaktan din yung lifestealer. Hindi porkit may divine ka, gangster ka na. And ayan, merong sa likod na backup. Yung lifestealer, tier 3 tower, kinuka after ito, tier 4 na kagad. Ayan na, tuloy na ito, rock na ito. Sabi ni Artis, ayan na nga po. Sa likod naman, nag-defend yung Outworld Devourer. Walang buyback yung Lone Druid. This is going to be an awesome match. DI3, Navi Alliance. And ito na nga po, tier 4 tower, kinukuha. Ito na yung mag, may Ravage, Rage. Oy, naka-silence. Pero may BKB, Excalibur, Bursting, etong Bane. Pero yung Lifestealer, alaw sa kung pake. Yung Ancient ang kinukuha niya. Mamamatay ang kuya mo nang walang kalaban-laban. Ay! Mamamatay pa! Micro! Ay! Nahulog yung Aegis! Kila boss! Alam mo yung pinasa? Yun eh. And now, hindi na nila ngayon alam ang gagawin nila. Buhay na ang Lone Druid. Rapier is with the Night Stalker. May muntikan lang. Kita mo naman yung alas dos na. Kaya gustong-gusto ko mag-cover ng ganitong oras. Great Dota action ang napapanood natin. Napakaganda. So, Mega Creeps versus Ancient. Ancient versus Ancient. Ang nangyari dito. Napakahusay. Didi talaga ang kuya. Double din talaga. Ayan, nagkabaybaka na po. Yung Lifestealer. Nawala na ng Aegis. Anong damage niyan? Desolator. Back to scratch. Started from the bottom, now we're here. Now started again from the bottom. And now, delikado sila rito. Diyos ko po. That ni-expect yun. Lifestealer, dilaban niya eh. Dinedman niyan lahat eh. Dinedman ko lahat para sa'yo. Ayan na nga po. And now magkakasama na sila. Yung Ravage will be up in 35 seconds. Kulang sa pang wave clear ang BPG. Yung Backpacks Gaming nga yan, ha. And now pumuporma na sila. Binabalance na yung creep wave. Sayang naman yung divine mo, sir. Meron naman siyang 600 gold. Pero kahit stop of wizard, hindi mo mabibili siya. Pero wala sila nagol na ron. Tuloy mo lang. Eto, piniping. Tama yung ping mo. Oy, nakita! Pero may counter-initiation. Ping, ipipop. And nagkakaabutan na rito. Diyos ko po. Yung Night Stalker, may divine yan. Sige, ilaban mo. Oy, mali ka na nilabanan. Merong Lifestealer Aegis. And then the Ravage. Tumama sa lahat. Epicenter sa likod. Medyo magulo itong teamfight na to. And now, NA life drain. Mamamatay pa yung Pug na rito. Yung Bear naman. Kita mo naman yun. Basic lang. With the Relic, mga sir. Titiaraan dito rin.
May BKB pa. Napakabilis. Galawang rektom, kuya mo. And double dimension. Napaka sulit dito. Yung kaganimis niya, kahit wala siya doon, they were able to get that ancient, mga sir. And game number one. Kaya gustong-gusto ko magkas ng madaling araw eh. Napakaganda eh. Napakaganda. Napakaganda ng mga laro sa madaling araw. Hinding-hindi ka magsisisi. Hinding-hindi ka magsisisi. Hashtag WXC Chicago Made Punk. Hahaha! Pero lang. 24-7. Pero tandaan nyo, game number one pa lang yun. Elimination series to. Yung pinagpuyatan, pinagpagura nyo ng ilang buwan, practice, scrim, and everything, it will boil down to this series. So, kailangan ilaban nyo to talking about Backpacks Gaming. So, malalaman natin kung makaka-1-1 ba o 2-0. Stay there. Magbabalik kami. Game number 2, Double Dimension Backpacks DAC European Qualifiers. We'll be right back. You can see Dendy smiling right now. Oh, yes. He wanted it bad and Puppy gave it to him.